Magandang araw sa inyo lahat. Mag-share po ako ng aking experiences for the past 2 days sa mahalin natin ang Pilipinas Ride. Merong day 1 at day 2 na tayo. Noong day 1, galing kami Davao City papuntang Bislig City. Ang day 2 namin ay Bislig City papuntang Surigao City. Meron po ako mga sharings sa inyo sa experiences ko. Unang-una, napakahirap pala dahil hindi napipredict yung weather. So meron talagang mga panahon na mainit at doon naman sa unahan ay biglang merong ulan. So dapat ready yung mga damit para kapag nabasa ay magpalit ka agad ng damit. Pangalawa, kailangan pala talaga ng sunblock. So maraming nagme-message sa akin at nagsasabi sila na nakikita nila yung sun exposure. Kaya dapat maglagay paulit-ulit buong araw ng sunblock. Kung nakikita ninyo, iba na yung kulay ng aking arms. Ayan po. Iba na yung kulay ng arms ko dito sa baba and yung sa taas. So, mali yung nasuot ko na damit. Dapat long sleeves siya para hindi masunog yung dito sa baba. At makikita ninyo, sunog na rin yung aking mukha. So, hinahabol namin ngayon na lagyan at lagyan ng sunblock para po hindi masunog yung skin. And susunod po is napakahirap yung minimum public health standards, no? Dahil sa sobrang excited ng mga tao, nagdikit-dikit na, madami sila. Ang ginagawa namin, nag-a-adjust kami sa situation. Kaya minsan, nakatrike ako yung tatlong gulong para mabilis bumaba at mag-hello sa mga tao. And then, four wheels kami para naman, yun naman, kapag sobrang dami ng tao, hindi na bababa, hindi na magkagulo yung mga tao. Sa taas na lang yung picturean. At ginagamit namin ng microphone para makausap yung mga tao. That way, hindi sila nagugulo doon sa kung nasaan sila sa tabing daan. Dumaan din kami sa Kabadbaran, Agusan. Ito po yung lugar kung saan nakatira noon sila Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya. Doon nagtrabaho ang aking lola, Suling, ang tatay ni Pangulong Duterte. Nakita nyo? Nakita ko for the first time yung school kung saan nagturo ang aking lola. She was a public school teacher and nag-part-time din siya sa isang private educational institution doon sa Kabadbaran. Pinakita sa akin yung jar na galing sa bahay nila at pin-reserve siya doon sa museum sa loob ng school. Nandoon din ang picture ng family nila, Pangulong Duterte. Dahil sa harap ng school, yun yung ancestral house nila sa Kabadbaran. Nadaanan din namin yung mga areas na naapektuhan ng bagyong Odette and nakita ko for first hand na hindi pa talaga sila nakabangon. Marami pa rin sa mga linya ng kuryente ang sira. Marami pang mga bahay ang hindi naayos at kailangan pa ng tulong galing sa local government at sa national government para matulungan silang maayos yung kanilang mga bahay. Nakakaawa yung mga tao pero masaya pa rin sila na nakita nila kaming dumaan doon sa areas nila. Na-highlight yung kailangan na mabilis na paggalaw ng rehabilitation doon sa kanilang mga areas. Sa Surigao City, meron pa rin mga areas na walang kuryente at mahina pa rin yung signal ng internet. Kaya kailangan bilisan yung pagbangon. At ngayong araw na ito, nandito kami ngayon sa ferry papuntang Leyte, Surigao City, Tuliloan, Leyte ang aming ferry. Hindi ako magmumotor dahil 6 yung stops or events namin. At mahirap na magmotor tapos tumigil, magmotor na naman tapos tumigil. So ang mangyayari ngayong araw na ito, gagawin namin yung 6
na stops galing Liloan sa Leyte papuntang Tacloban City. At magsasakay ako doon sa aming truck na merong microphone para kapag merong mga tao sa daan, mabilis silang makausap at mabilis may bigay yung kanilang mga picture at selfie na hinihingi nila. Ayun, ang aming day 1 and 2 ng Mahalin Natin ang Pilipinas Ride. Papasalamat ako sa patuloy ninyo na suporta sa aming ginagawa. Mahalin natin ang Pilipinas. Love.